Alamin na ang iba't ibang programa at benepisyo ng SSS. Samahan kami sa Express SSS dito sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Makinig na! Welcome po sa bagong segment dito po sa DZRH, ang Express SSS. Of course, brought to us by the Social Security System or SSS. Magpapasalamat po tayo sa Operation Tulong at kay Ms. May Binauhan. Ayan po, sa kanyang suporta din sa ating programa, sa ating segment ngayong hapon. Ganun talaga, no? Pagka unang sabak, may pampanerbios. Diba? Ganun yun. Anyway, welcome po sa lahat po ng mga tagapanood at tagapakinig sa DZRH at DZRH News Television. At ako po muna ang inyong magiging lingkod. 30 minutos po na hitik po sa impormasyon courtesy of Express SSS. Ako po si Miss Karen Ouyong. At magiging partner po natin dito po sa ating segment, sa ating programa, ang acting vice president ng PASED o ang Public Affairs and Special Events Division na si Sir Fernan Nicolas. Siya po ay hahabol sa ating inaugural airing ng ating segment. At ang ating pag-uusapan po ngayong hapon na ito, nako, interesado po ang lahat dito. Lalong-lalo na po kung kayo po, no, ay SSS member o di naman po kaya ay kayo po ay bagong member pa lamang. Ayan, maganda po itong ating pag-uusapan ngayong hapon, ang importansya po ng inyong SSS contributions. So, kailangan malaman po natin ano ang importansya po nito, kasi alam niyo po ba na the higher the amount, kung mas malaki po ano ang halaga na inyong kinocontribute, ayan po, na inyong contribution sa inyong SSS, mas mataas po, mas marami ang inyong mga benefits at privileges na maaari pong makuha from SSS. At iyan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. So papasukin na po natin ang ating guest resource person. Siya po ay ang Senior Vice President, Chief Actuary ng SSS, si Sir Edgar B. Cruz. Magandang hapon po, Sir Edgar. Ayan. Karen, magandang hapon po sa mga nakikinig at nanonood sa programa natin ngayong hapon. Magandang hapon po, Sir Edgar. Welcome po sa DZRH at DZRH News at Television. Ayan po. So, Sir Edgar, eto nga po, nabanggit ko ang ating topic ngayong hapon na ito. Ayan. Ay tungkol sa contribution. Unang-una po sa lahat, napakahalaga po. No? Bakit po napakahalaga para sa ating lahat itong SSS contributions na ito, Sir Edgar? Bigyan mo nga po kami ng konting background. Bakit ba kailangan pahalagahan natin ito bilang SSS members? Opo, talaga pong inuna namin na topic sa programang ito yung contributions, because primarily, SSS is a contributory program. Ibig sabihin, ang talagang panggagalingan din ang pondo para sa mga beneficyong ibinibigay namin sa ating mga miyembro at pensyonado ay yung contribution din ng mga miyembro. Tagapag-alaga lang po kami, tagapag-ingat lang po kami nung pondong ito. Mm-hmm. Diba, Sir Edgar, pagka mas mataas ang iyong contribution, ibig sabihin ito ay mas mataas din ang mga benepisyo at mga pribileheyo na aming pwede pong makuha from SSS. Tama po ba yun, Sir Edgar? Totoo po yan, Ms. Karen. The more you save, the more you will benefit. Ayan, ang ganda. The word save, ano? Save or investment, kasi para rin naman po sa atin yun. Kung may emergencies po tayo, may mga kakailanganin po tayo, maari po tayong magpunta sa SSS at yun nga po, marami po mga benefits, mga servisyo at privileges na maari po nating ma-avail. Diba, Sir Edgar? Tama po yan. Ang SSS po, karamihan ng tao iniisip pang pension lang, pero may iba pa pong mga benepisyong ibinibigay ang SSS, tulad ng disability, unemployment, maternity.
Mm-hmm. So, ayan, marami pala, no? So pag-uusapan po natin yan simula po every Tuesday sa DZRH, alas 3:30 po ng hapon hanggang alas 4. So ayan, Sir Edgar, standby ka muna dyan dahil hinihintay din po natin si Sir Fernan Nicolas, ang ating partner din po sa ating segment na ito. Pero bago yan, mga kaibigan, meron po muna tayong mabuting balita courtesy of SSS. Pinalawak ng Social Security System o SSS ang benefit disbursement sa mga miyembro nito gamit ngayon ang electronic disbursement channels katulad ng banko, e-wallets at remittance transfer companies o cash payout outlets o RTC-CPO. Simula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2020, umabot na sa 168.55 billion pesos na Social Security at Employees Compensation Benefits ang na-disburse na gamit ang mga nabanggit na electronic disbursement channels. Dahil dito, asahan na ang retirement, disability, unemployment, sickness at maternity benefits ng mga individual na miyembro ay maaari nang idaan at matanggap via Unified Multipurpose Identification Card na naka-enroll bilang ATM card o UMID ATM, Union Bank of the Philippines o UBP Quick Card, Philippine Electronic Fund Transfer System and Operations Network o PesoNet Participating Banks, e-wallets at RTC-PCO. Samantala, ang mga non-member claimants ng funeral at death benefits ay maaring matanggap ang mga benepisyo sa pamagitan ng PesoNet Participating Banks. Ayon kay SSS President at CEO Aurora C. Ignacio, mahalaga pa ring masunod ang physical distancing at health protocols upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang naipapaabot ang mga benepisyo at serbisyo ng SSS. Programa at benepisyo ng SSS. Samahan kami sa Express SSS. At ang ating oras, 3:37. Ako, magandang balita nga po yan, ano? Ayun po sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa DZRH at DZRH News Television. Hindi po kayo nawawala, di po kayo naliligaw. Ito pa rin po ay parte o segment ng ating programang Operation Tulong sa DZRH. Kasama naman po, katuwang natin, ang Philippine Social Security System o SSS. At ito po ang ating Express SSS. Kasama pong inyong lingkod. Ako po si Miss O, Miss Karen O. Yong, sa ngalan po ng ating partner na si Fernan Nicolas, ang acting VP ng PASED ng SSS. At nasa linya pa rin po natin via Zoom ang ating special guest. Sasagutin po natin ang mga mahihirap na tanong. Pahirapan ba natin siya? Hindi. Kabisadong kabisado po, expert na po ang ating special resource person ngayong hapon na ito, ang SVP po, Chief Actuary ng SSS, si Sir Edgar B. Cruz. Sir Edgar, welcome back! Hello, Miss Karen. Ayan po, simulan na po natin ang ating mga katanungan. Ako, nabalitaan po natin, Sir Edgar, na magtataas po ng kontribusyon ngayong taon ang SSS. Bakit po tayo magtataas ng kontribusyon this year, 2021? At ilang porsyento po yung pagtaas po nito? At kailan po magsisimula? Sir Edgar. Totoo po yan. Nagsimula na pong mag-taas ng contribution rates ang SSS ngayong taong 2021. Mm-hmm. Ito po ay alinsunod sa SSS Law o Republic Act Number 11199 na naglalaman ng mga reforma para palakasin ang at palawigin ang buhay ng pondo ng SSS. So nagsimula nito pong Enero 1, tumaas na po yung tinatawag na contribution rate. Sa dati ay nasa 12%, naging 13% po, so plus 1%. Para po sa mga empleyado na bumubuo ng karamihan ng aming mga miyembro, yung 1% na pagtataas po ay hinahati yan, kalahating porsyento sa employer nila at kalahating porsyento lamang po sa mga empleyado. Mm-hmm. Bukod po sa pagtataas ng contribution rate, itinataas po yung tinatawag nating monthly salary credit. Ito po yung bahagi ng inyong mga sahod na covered ng SSS. Dati po, yung minimum nasa 2,000 lang, ngayon po ay 3,000 na.
Ito pong sa minimum, hindi naman po ganong karamihan yung mga apektuhan kasi sa panahon po ngayon, wala na halos taong kumikita lang ng 2,000 o 3,000. Ang maapektuhan po nito, yung mga empleyado na hindi nakapagtrabaho ng kabuuan ng isang buwan. Siguro po, pumasok ng bagong trabaho, January 13 na. So, konti na lang yung natanggap niyang sweldo. Ang mas maapektuhan po, yung sa maximum. Dati po, ang maximum monthly salary credit ay 20,000. Ngayon ay 25,000 na. So, kung kayo ay dating kumikita ng 25,000, ang kinakatasan lang doon para sa SSS nyo ay yung unang 20,000. Ngayon po, yung buong 25,000 na. Ang dahilan nga po noon, mas malaking bahagi ng inyong sahod yung pinag-iipunan nyo sa SSS, malaki rin po yung maaasahan yung pension pag kayo ay nagretiro na. Okay. So, Sir Edgar, pwede ba naming matanong magkano yung itataas na halaga sa buwan ng contribution po ng isang SSS member? Tama po. Mas mabuti pong tanong yan para maintindihan talaga naman nakikinig natin yung mga pakaraniwang manggagawa. Piliin muna natin yung average natin. Sige po. Ang average po ng monthly salary credit sa SSS ay 10,000. Sige so para po. Sa ating mga empleyado na kumikita ng 10,000, dati po, 12% ang contribution rate. So, ang total contribution niya monthly ay 1,200. Okay. Karamihan po ng mga member natin ay empleyado. So, dati po, yung 1,200, hinahati yon 800 sa employer, 400 sa empleyado. Ngayon pong 2021, tulad ng nasabi kanina, ay itataas ang contribution rate sa 13%. So, yung same employee na kumikita ng 10,000 pesos, magiging 1,300 na po yung total SSS contribution niya. 850 sa employer at 450 sa empleyado. So, okay. Kung tutusin po, ang nadagdag lang na contribution ng empleyado dahil sa pagtataas ng contribution rate ay 50 pesos per month. Kung hatiin nyo yung sa isang araw, wala pang piso at 67 centavos. Naiintindihan po namin, dagdag pa rin to, pero kung ihahambing naman po sa benepisyong matatanggap nila, maliit na dagdag lamang po ito kung tutuusin. Nabanggit mo, Sir Edgar. 50 pesos nga lang po per day. Nabanggit mo, Sir Edgar, na may dagdag, pero yung benepisyo naman po ano na kaakibat po nitong dagdag na ito ay mas kumbaga maapektuhan din po in a positive way. So ang susunod po na gusto pong malaman din ng ating mga listeners ngayon lahat po ba ng SSS members kailangan po ba na magtaas ng kanilang buwan ng kontribusyon? Tapos, Sir Edgar, second question po, meron po bang mga exempted naman dito? Yung pong contribution rate, it's applicable po sa lahat ng membro kasi okay. Universal po yun. So, yung dating 12%, magiging 13%. Pero yun pong monthly salary credit, kung hindi naman nagbago yung sweldo nyo from last year to this year, mananatili po yung monthly salary credit nyo. Sabi ko nga po kanina, yung mga kaunting miyembro na nagbabayad sa minimum na 2,000, 3,000, from 2,000 to 3,000, medyo exceptional po yun kasi more likely than not, hindi naman talaga yun yung totoong kita nila. Nagkataon lang siguro na for that particular month, hindi sila nakapagtrabaho ng buo. At so ang yung mga minimum and maximum may ibang rules po tayo para sa mga kasambahay kasi po under the kasambahay law up to 5,000 na sweldo nila wala silang contribution lahat ng contribution ay manggagaling sa employer nila so sila po ay hindi apektado yung mga kumikita na sa kasambahay up to 5,000 but yes generally po apektado lahat dahil sa pagtataas ng contribution rate from 12 to 13% pati po syempre yung mga OFWs din natin di ba Sir Edgar kasama din po sila opo yung mga OFWs po natin naman on the average, hamak na mas malalaki yung sinasahod nila kaysa
sa mga local and domestic workers natin. Mm-hmm. So sila, apektado sila ng pagtataas from say maximum of 20,000 to 25,000. Okay. So, Sir Edgar, yung mga benepisyo at epekto sa ating mga SSS members sa pagtaas ng contribution, ano ba yung mga, ano tong mga to, Sir Edgar? Pwede nyo po bang mabanggit sa amin? Magandang tanong po yan. Kasi nga po, hindi natin maipagkaila. Marami yung medyo nagreklamo sa pagtataas ng contribution rates natin. At ang sinasabi nga po namin, itong contribution hikes ay para pondohan yung mga dagdag benepisyo na in fact, nauna na. Kung natatandaan po natin, noong 2017, itinaas ang pension ng lahat by 1,000 pesos by President Duterte. Opo. Wala, hindi po pinondohan yun. Noon din pong ipinasa ang SSS law, nagkaroon ng dagdag na benepisyo, yung tinatawag na unemployment benefit. Wala po noon yun. Mm-hmm. At nitong nakaraang taon, noong 2020, dahil sa pandemic, marami pong mga miyembro natin ang natulungan, up to 128,000 na miyembro yung nawala ng trabaho at nabigyan namin ng unemployment benefit totaling about 1.65 billion. So pangalawa po yon. So una yung dagdag pension, pangalawa itong unemployment benefit. Noong 2019 din po, ipinasa yung bagong batas, yung tinatawag na Expanded Maternity Leave Act, na yung mga miyembro po natin na nabubuntis at nanganganak, mas humaba yung number of days na binibigyan sila ng benepisyo. So, ang tanong nyo, ano bang pakinabang ng mga miyembro dahil dinagdagan yung contribution na po? Yun na po, nauna na po kung tutuusin, yung mga benepisyo, humahabol lang tayo. Sa batas po, yung pagtataas ng rates, hinati into 4. Parang 4 gives po tayo dito. 4 na bahagdan. Opo. Kaya kung tutuusin, long delayed na po to kasi nauna na yung mga benepisyo. So, iyon po yung mga benepisyo. Pangalawa po, yung mga dagdag na contribution na matatanggap natin ngayong taon, magagamit po natin yan sa mga ibang mga short-term benefits. Tulad po ng mga loans last year po dahil sa COVID. Mga halos 2 milyong miyembro po namin ang nakinabang dahil sa inilunasad naming calamity loans. Up to 29 billion pesos po ang na-release namin in terms of pension loans. So yung dagdag na magiging contribution po ngayong taon, magagamit din yan sa yung mga short-term benefits like like loans. Ayan, nakakumbinsi ako ni Sir Edgar. Go ahead, sir. So, yun po yung mga benepisyo na nauna na at patuloy pang tatanggapin at tatamasahin ng mga miyembro nating nagko-contribute na yun. Ayan, salamat po sa mga impormasyon na yan. Sir Edgar, magko-commercial break lang tayo. Mabilis na mabilis lang. Diyan ka lang po. Marami pa tayong mga itatanong sa limited po na oras na meron tayo. Pero I'm sure kayanin po natin ito. Sa first episode po ng Express SSS, ang ating oras sa 3:47. Programa at benepisyo ng SSS. Samahan kami sa Express SSS. Nagbabalik po ang Express SSS live sa DZRH at DZRH News at Television. Of course, katuwang po natin ang Philippine Social Security System o SSS. At ako pong inyong lingkod, Miss O, Miss Karen O. Yong. Kasama pa rin po ang ating resource person from SSS, ang SVP o Senior Vice President at Chief Actuary ng SSS, Ginoong Edgar B. Cruz. Sir Edgar, good afternoon po ulit. Hello po, Ms. Karen. Hi, Sir Edgar. Eto, marami na tayong mga tanong sa social media, lalo na sa Facebook Live, pero medyo mamaya-maya na po yan. Meron po pa tayong mga ibang katanungan tungkol po sa ating topic ngayong hapon, ang inyong SSS contributions at kung bakit mahalaga ito. Ayan, Sir Edgar, meron po mga katanungan dito. Sa mga miyembro po na nakapagbayad na ng advance, nagbayad ng advance sa kanilang contribution para sa taong 2021, paano ang pagbabayad ng kanilang mga underpayments? Paki-explain nga, Sir Edgar.
Tama po. Karamihan po ng mga miyembrong tinutukoy nyo ay yung mga tinatawag nating self-employed or voluntary members, yes, kasi sila yung nakapagbabayad in advance. Opo. Kung meron po silang underpayment, kailangan po nilang mag-generate muli ng tinatawag na PRN o Payment Reference Number, mm-hmm, para sa pagbabayad nila ng underpayments. Kasi nga po, yung advance payment nila nung isang taon nakabase pa sa mas mababang contribution rate o baka sa mas mababa pang monthly salary credit. So mag-generate lang po ng panibagong PRN para sa pagbabayad po ng inyong underpayments. Mm-mm. So yun po sana yung next natatanong ko, Sir Edgar. Ano? So nasagot nyo naman na po, kailangan pong kumuha ng bagong payment reference number para sa mga miyembro for their 2021 contributions. Tama, Sir Edgar? Tama po. Kung nakapag-advance sila at kulang pala yung naibayad nila, kailangan po ng panibagong PRN. Ayan. So, sakali naman po, Sir Edgar, no, nakapagbayad na ng advance sa susunod na, for example, 6 na buwan po, ano, ang posted monthly salary credit ba nila ng ating mga SSS members sa dating MSC na mas mababa? Tama po ba yun? Opo. Kung hindi naman po nagbago yung sahod nila o sweldo nila, opo, hindi mababago yung monthly salary credit nila. Ang maapektuhan po nito yung mga tao na, halimbawa po, talagang ang sweldo niya ay 25,000. Opo. In the past, dahil 20,000 lang ang maximum monthly salary credit, mas maliit yung binabayad niya. So ngayon, papasok na siya sa mas mataas na bracket. And ganun din po ang proseso. Kailangan nila nang mag-generate ng panibagong PRN para mabayaran nila yung bahagi ng contribution pertaining to dun sa mas mataas na monthly salary credit po nila. Ayan, noted po yan, Sir Edgar. Nako, tamang-tama yung mga tanong po online. Parang nasagot nyo na po tungkol dun sa voluntary contribution, yung pag-avail po din ng... May mga nagtatanong pag-avail ng mga loans, calamity loans, sa mga pension. Ang daming mga tanong, Sir. Siguro isi-schedule po natin yan sa mga susunod po nating segment, Sir Edgar, di ba? Tama po. Alright, so nakawala na tayong oras. Ang bilis talaga ng ating oras, Sir Edgar. Kulang na kulang po, ano? Pero ang dami pa rin mga tanong, ang dami pa rin pwedeng pag-usapan. Pero syempre, there's always next week. Ayan, sa susunod na Martes po ulit, magbabalik ang inyong segment na ExpreSSS. So bago po tayo magpaalam sa ating programa, Sir Edgar, ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood at sa lahat po ng mga SSS members na naka-tune in ngayon dito sa Pilipinas at sa abroad? Go ahead, Sir Edgar. Well, patuloy po nang hinihimok ng SSS ang aming mga members na patuloy po niyong suportahan ang SSS, patuloy niyo pong tangkilikin sa pamamagitan ng pagko-contribute niyo. Ang topic po ngayon, admittedly, hindi siya ganoon ka-popular dahil sino bang may gusto sa mga magdadagdag ng bayad. Pero sana po tandaan niyo rin na hindi kaya ng gobyerno lang o ng mga ahensya lang nito na maitawid tayo sa gitna ng pandemyang ito. Bayanihan po tayo, kailangan din ng tulong ng mga miyembro. Lalo na't yung mga contribution nyo, sa inyo rin po ang balik in the form of benefits. Yung mga wala naman pong trabaho, hindi namin hinihinga ng contribution. Talagang kung sino yung may kakayahan, yun ang hinihimok namin. Maliit na sakripisyo, konting tiis pa po tayong lahat at umasa po tayo na may liwanag naman sa dulo nito at mas assured yung mga benepisyo ng ating mga miyembro. So, yun lamang po at salamat po sa pagkakataong binigay niyo sa amin upang makapagpaliwanag. Mm-hmm. Maraming salamat din, Sir Edgar, sa oras na ibinigay niyo po sa ating programa at ang oras na ibinigay, inilaan niyo po para sa lahat ng ating mga SSS members na nanonood at nakikinig ngayon. Ayan po, so have a great afternoon, Sir Edgar, and thank you very much po. Salamat po. Salamat din po. At iyan po ang SVP or Senior Vice President, Chief Actuary ng SSS, Mr. Edgar B. Cruz. Express SSS.
At tayo magpapaalam na sa ngalan po ng aking partner na si Sir Fernan Nicolas. I'm sure next week makakasama na po natin siya. Meron po kasi siyang meeting kanina. So mukhang hindi po makakahabol. Ayan. So sa susunod po na Martes, makakasama na po natin ang ating partner na si Sir Fernan Nicolas, ang VP ng PASED ng SSS. Uy, next Tuesday, ang ating episode ay tungkol sa real-time processing ng inyong mga loan payments. Ayan. So medyo ano to, technical ba? Kailangan bang gumamit ng mga scientific terms? De, joke lang po. Ayan po. So real-time processing of loan payments po ang ating pag-uusapan, or in short yung RTPL. That's next week, February 16, 2021. So sana po inyo po kaming masamahan na naman sa ating segment na Express SSS. At ako po si Miss O, Miss Karen O. Yong, sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng DZRH News Center at ng Social Security System. Maraming salamat po at see you next week. Susunod na po ang break time. So dyan lamang po kayo.